Break na ba kayo ng jowa mo? Or natsugi ka sa trabaho? O train rider ka ng kaibigan mo? Sakit, no? Bet mo na ba mag-move on? Sure ka? O kung sure ka na, panoorin mo to. Hello mga be! Mama Loy is back! Yes! At kung di ko pa po kay Bebe, please do click the subscribe button down there para po bebe ko na rin kayo. So ngayong araw, ang ating topic ay kung paano nga ba mag-move on at mawala ang mga hurt feelings na ating nararamdaman kapag may mga taong mahal natin na nakakasakit sa atin, be it jowa, kapatid, o kaya katrabaho, di ba? Kasi it's inevitable sa buhay natin na at some point, may mga taong makakasakit ng ating damdamin, makakadurog ng ating puso. Kaya kailangan malaman natin kung paano tayo makakalabas doon sa bubble, di ba? Doon sa bubble ng kasakitan o ng pain, ng hurt. Hindi pwedeng doon tayo. Kailangan natin lumabas kasi kailangan natin maging maganda. Kailangan natin maging handa para sa susunod nating pag-ibig. So kung ready na kayo, narito ang aking 5 tips nako kung paano po tayo mag-move on. Hindi naman po sa eksperto tayo, ha. Hindi ko naman minaster yung paano masaktan. Nakakaloka naman yun. Ang sadista ko naman kung gusto ko lang lagi ako nasasaktan. Yun nga lang siguro sa edad kong 18 years old. Charot. Sa edad kong ito, mas marami lang po siguro ako naging karanasan. Kaya mayroon po akong kapasidad na mag-impart sa inyo ng mga kontributal na kalaman kung paano po tayo makaka-move on ng mas mabilis kaysa sa mabagal. Ayaw ba natin yun? Siyempre, gusto natin yan. So kung ready na po kayo, narito na ang aking 5 tips kung paano mag-move on. Step number 1. Cry and cry until you're dry. Yes, be. Iiyak mo lang yan. Iiyak mo lang. Ilabas mo lang lahat yan. Kasi nakakagaan ng kalooban pag iniiyak natin. At importante ng iiyak natin para mailabas natin yung ating mga saloobin, di ba? So umiyak ka. Umiyak ka ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw, isang linggo, dalawang linggo. Go! Di ba? Full support ako dyan. Iiyak mo lang yan. Lahat ng klaseng iiyak, iiyak mo na. Mayroon tayong tinatawag na wall crying. Yung nakasandal ka sa wall tapos umiiyak ka pababa. Diba? Ang dramatic. Yung pangalawang kaso ng iyak, yun namang TV Patrol crying. At meron ding Jacqueline Jose crying. Diba, walang reaksyon? Ganun lang si Jacqueline Jose. Kahit anong klaseng iyak pa yan, basta iiyak mo. Ngayon, meron ng iba sinasabi, hindi naman ako naiiyak. Eh, anong gagawin ko? Hindi ako naiiyak, diba? Eh, anong magagawa nga natin? Wala tayong magagawa. Pero baka naman makatulong na kung makikinig ka ng mga love songs. Ay, hindi love song. Mga hurt songs. Ang tawag ko doon mga breakup songs, di ba? Yung mga kanta na talagang sadista ka, binubugbog mo yung sarili mo para talagang ma-immerse ka lalo doon sa emo na pag-iyak, di ba? Doon sa eksena ng pag-iyak. Ako meron akong breakup song, yung I Can't Make You Love Me. May version nun si Adele. So yung pinapakinggan ko yun, lalo kung nasa mood, umiyak, di ba? Kasi talagang lalo kong nabobombard nung nararamdaman ko. Ang ganda-ganda niya kasi lalo yung second stanza na sinasabi niya na I'll close my eyes, then I don't see the love that you don't feel when you're holding me. Morning will come, then I will do what's right. Just give me till then, and I'll give up this fight. Diba? Tama yung sinabi ng kanta. Yun yung ating step number 2. Pagkatapos mong umiyak, you have to give up the fight. Pero, kailangan mong mag-decide. Diba? Decision. Decision. Ergo, test na pala sa kanilang decision. Charot.
Ewan ko ano salita yun. Pero yun nga, lahat ng bagay sa mundo, lahat ng gusto nating gawin sa mundo, nagsisimula yan sa isang desisyon. Ganon din sa pag-move on. Pagod ka na ba, di ba? Nakaka-haggard yung pag-iyak ng pag-iyak, nakakawala ng beauty at saka ng freshness, di ba? So, kailangan mo nang mag-move forward by deciding. Yan ang unang hakbang. Mag-desisyon ka. Kumbinsin mo yung sarili mo at yakapin mo yung desisyon mo na gusto mo nang mag-move on. Kasi dito sa denial stage, ito yung denial stage na tinatawag sa pinagdadaanan natin, meron pa rin part of us na umaasa. Umaasa eh. Umaasang babalik ka. Umaasang mamahalin ulit. Umaasang hahabulin, aamuin. Di ba, be? Ay, hope lang yung hope. Ano yan? You'll see, di ba? Wititit, di ba? Kailangan mong magdesisyon. Alisin mo na yung mga multo na nagsasabi sa'yo na, oy, baka. No. Make a firm decision. I want to move on with my life. I want a better life. At kapag nakapag-decide ka na, putulin. Kung pwede lang putulin eh, no? Putulin mo lahat ng mga communication mo dun sa taong nakasakit sa'yo kasi distraction yan dyan sa ginagawa mong desisyon na mag-move on ka na, di ba? Nag-decide ka na nga na mag-move on, eh si bakla, pag nag-text, magre-reply. Pag nag-message sa FB, magre-reply. Pag nag-post yung isa, feeling mo tungkol sa'yo, eh hindi mo alam tungkol dun sa bagong mahal niya, di ba? Gaya nung sabi nga sa kanta, may mahal na siyang iba, wag kang tanga. May mahal na siyang iba, wag kang tanga. May mahal na siyang tanga. Ay, mahal. May mahal na siyang tanga, tuloy na sabi ko. May mahal na siyang iba, wag kang tanga. May mahal na siyang mag-iba. Teka, natatawa ako. Hindi ko alam kung bakit. May mahal na siyang iba, wag kang tanga. May mahal na siyang iba, wag kang tanga. May matatapos ko ba itong kantang to? Basta may mahal na siyang iba, bakit tinitext mo pa? May mahal na siyang iba, wag kang tanga. Oh. Natapos ko din. Nakakainis. O, oh, diba? Yung sabi ng kanta, may mahal na ngang iba, wag kang tanga. Diba? Nag-decision ka na na gusto mo mag-move on eh. So, putulin mo na lahat ng komunikasyon. Ako nga minsan, binablock ko. Hindi, actually, lagi. Binablock ko pa nga. Kasi ang point ko, lagi kong sinasabi din dun sa tao, pag nakikipag-hiwalay ako, lagi sinasabi, kung halimbawa gusto mo na maging friends tayo or maging kahit papaano magkakilala bilang may nangyari, naging parte tayo ng isa't isang buhay natin, di ba? Kung gusto mo na maharap kita in the future, kailangan kong patayin ka muna dito sa puso ko. Kailangan ko munang patayin yung nararamdaman ko para sa'yo. Kasi pag hinarap kita na hindi ko pa napapatay yung feelings ko for you, when I see you, babalik lang lahat uli. Babalik lahat ng sakit, ng alaala, lahat ng mga ginawa mo sa akin. Lahat ng mga hindi mo rin ginawa sa akin. 'Di ba? Lahat 'yan babalik, 'di ba? Kaya sabi ko, when I'm ready, pag nadaanan ko 'yung prosesong patayin ka dito sa puso ko, baka pwede na kitang ome, baka ha, kasi syempre hindi naman sila lahat naharap ko. Hello. Baka maharap pa kita in the future, 'di ba? Pero I have to kill you first in my heart. So, number 3, ayan na, nakapag-decide ka na gusto mo na mag-move on. Wala nang balikan, beha. Decision mo na yan. Kailangan mo na ngayong i-accept. Yan. Accept what is. Accept the facts. Accept the truth, di ba? Wala ka na sa denial stage. Nandito ka na sa acceptance. Kung nung dati, love is blind. Ngayon, your love is wise, di ba? Your love is wise. Kailangan mo na ngayong i-accept lahat ng mga katotohanan
tungkol sa mga bagay-bagay kasi mas mapapadali para sa iyo ang pag-move on. Tanggapin mo na hindi ka niya mahal. Kasi kung mahal ka niya, hindi ka niya hayaang mawala sa kanya. Kung mahal ka niya, hindi niya hayaang gumawa siya ng paraan na ikaw wala mo, 'di ba? Kung mahal ka niya, ay, be, kahapon pa hinahabol ka na niya. Eh nasaan siya? Wala. Nga, 'di ba? Oh, so accept the facts, accept the truth kahit gaano kasakit, 'di ba? Sadista tayo eh. Kailangan tanggapin mo lang lahat ng katotohanan kahit na masakit. Kasi only then can you move on talaga. Kung kanina 'di ba sabi ko example na nasugatan yung paa mo na nagkasugat ka, nagdugo, masakit, 'di ba? Tapos dahil sa denial stage, inilalakad mo yung paa mo kahit na masakit. Dahil sabi mo, ay, okay lang. Diba? Hindi. Accept mo na masakit. Accept mo na kailangan mong gamutin yung sugat mo. So, gagawin mo ngayon, dahil na-accept mong kailangan mong gamutin, aalagaan mo na siya. Diba? So, gagawin mo na ngayon yung lahat ng paraan para mawala yung sakit. Yan ating step number 3, acceptance. Okay. So ngayon, na-accept mo na, 'di ba? Na yun talaga eh. Wala be. Hindi talaga niya ako mahal. 'Di ba? So kailangan mo na ngayong gamutin ang iyong sarili. Paano mo gamutin ang iyong sarili? Step number 4. Focus on yourself only. Ayan, capital pa yung only ha, para talaga ma-emphasize na yun lang ang kailangan mong gawin. I-focus mo lang yung sarili sa sarili mo. I-focus mo lang, tama ba? Focus on yourself only. I-focus mo lang yung focus mo sa sarili mo. Basta ganun na yun, nag-gets mo naman, di ba? So, focus on yourself only. Pag tayo nagmahal, nawawalan tayo ng gasolina, 'di ba? Nauubos yung laman ng tangke. So kailangan kasi nga binibigay natin, share natin, 'di ba? Kailangan punuin natin ulit yung tangke, yung gasolina, 'di ba? Kailangan mo ulit i-fill yourself with love. So ito, kailangan mong pataasin yung self-esteem o yung self-love na tinatawag para mapuno ulit, mag-umapaw ang pag-ibig sa ating puso, sa ating kaluluwa, sa ating pagkatao. Kaya nga, di ba, kung halimbawa meron tayong mga minamahal na tao at nire-reciprocate nila yung pagmamahal, nare-replenish kung ano man yung binibigay natin. Hindi nauubos. Kaya lalo tayo nakakapagpatuloy na nagmamahal. Ganun yung tamang relasyon na you give and receive. Yun yung sinasabi lang, what give and take. Hindi pa rin give ka ng give kasi mauubos ka, be. Pag take ka naman din ng take, mauumay ka naman, be. So, kailangan balanse, give and take. Para lagi lang puno ang galon ng pagmamahal. At ngayon na wala nang nagmamahal sa'yo, nasaktan ka pa, sinong magmamahal sa'yo? Eh di ikaw din. Kaya kailangan mong i-focus yung sarili, yung attention mo sa sarili mo. Kailangan mong mahalin ulit yung sarili mo because learning to love yourself, it is the greatest love of all. Tama yung kanta. That is the greatest love of all. Learning to love yourself. Dahil kapag napuno mo na yung sarili mo ulit ng pag-ibig, ng pagmamahal, mag-uumapaw na naman yan at handa ka na naman, magiging ready ka na naman pag may dumating na naman na tao na mamahalin mo at mamahalin ka rin. So it's preparing yourself. It's rebuilding yourself at the same time preparing yourself. You have to go back to the old beautiful you. Tara na, sa dating ikaw, di ba? Go back to the young and beautiful you. Magpaganda ka. Go to the salon. Have a new haircut. Have a new hair color. Ayusin mo yung kwarto mo. Fix your room. O yung bahay mo. Diba? Ayusin mo. Palitan mo kortina. Kobre kama. Lahat palitan mo. Pati bahay mo palitan mo. Why not? Pero kailangan mong gawin yung mga bagay na hindi mo nagagawa dati nung kayo pa. Baka meron kang mga lugar na gusto mong puntahan. Kaso nga lang, busy si Jowa o kaya ayaw puntahan ni Jowa. Hindi mo tuloy na puntahan. May mga friends ka na dahil wala kang time dati, hindi mo na meet. I-meet mo sila ngayon. Rekindle old relationships. Pamper yourself. Explore the world. Diba? Ito yung pagkakataon mo habang nag-iisa ka.
take this opportunity to for personal development, take this opportunity to travel, take this opportunity to love yourself and only yourself this time. Kasi konsolusyon mo yan sa sarili mo sa lahat ng pag-ibig, pagmamahal, oras, attention, at efforts na ibinigay mo dun sa taong minahal mo. Ngayon naman, it's your time to shine. You naman, be. You naman. And only you. Okay? Pagkatapos ng step number 4, bongga, ang fresh mo na. Diba? Hindi ka na haggard. Beauty ka na. Glowing. Tungo naman tayo sa step number 5. Believe that everything that happened is for your ultimate greater good. Alam niyo mga be, ako firm believer na everything happens for a reason. Lahat na nangyayari sa buhay ay mayroong rason. Hindi man natin naiintindihan agad-agad, pero sa takdang panahon, maiintindihan natin na kailangan palang mangyari lahat ng mga nangyari. Even yung pananakit sa atin ng ibang tao, lalo na ng mga taong mahal natin, may rason yon. Dahil sa maze ng buhay, si Lord minsan nagbabagsak dyan ng bato para magkaroon ng harang para i-lead tayo sa tamang direksyon, di ba? Kasi kung babalikan mo lahat ng nangyayari sa buhay natin, we become stronger during our weakest times. Di ba? Does it make sense? Noong mga panahon na mahina tayo, na nasasaktan tayo, na nalulungkot tayo, yun yung mga panahon kung saan tayo lumalakas. Hindi naman tayo lumalakas sa panahon na masaya tayo, na everything is going our way, going smoothly, di ba? Hindi dun sa mga panahon na yon. Ang diamond, lumalabas yung brilyo at ganda niya pagkatapos yung pagdaanan, yung proseso na tinitibag siya, tapos sinugasan siya, nilinang siya, inaapoyan siya, doon paglabas niya, bonggang-bongga siya, fresh na fresh, di ba? Shining bright. Ikaw din, kailangan natin pagdaanan yung sakit para ma-appreciate natin yung saya. Kailangan nating manghina para malaman natin how it is to be strong. Sa proseso ng pagiging strong, nagiging wise tayo kasi doon tayo natututo ng leksyon. Diba, kahit sa school, hindi mo matututunan ng bongga yung lesson kung walang exam, kung walang test, diba? Hindi mo yun mapapasok sa isip mo at matatandaan hanggang ngayon kung hindi mo pinagpagurang aralin, pinagpuyatan, kung di nagka-stiff neck sa pangungopya. Charot. Hindi. Pero, di ba, dun sa mga tests na yon, kaya mo lalong naalala yung mga leksyon. Ganon din sa buhay. Lahat ng mga pagsubok, lahat ng sakit, ng pain, lahat ng hurt, lahat yan, hinahayaan ni Lord na mangyari para matuto tayo. And that is our take-off. Yun yung babaunin natin sa susunod na magmamahal tayo, no? We become wiser. We don't love. Ang motto na natin, di love is blind. Love is wise na. Kasi nga, ang dami na nating natutunan dun sa mga pinagdaanan natin na sakit. Kaya, huwag tayong maging nega na ayoko nang magmahal ulit kasi ayoko nang masaktan. No! Maniwala pa rin tayo sa kapangyarihan ng pag-ibig. Kasi darating at darating yung tao na mamahalin natin at mamahalin din tayo kung paano natin sila mahalin, minsan higit pa. Hayaan mo na, let go. Kaya nga lagi ko rin sinasabi, kailangan mong alisin si Mr. Wrong para mayroong space para kay Mr. Right. Habang hindi pa dumarating si Mr. Right, kailangan lang ipatuloy mo yung proseso ng personal development, ng pagmamahal sa sarili bilang preparasyon para pag nagmahal ka ng uli, buong-buo, armadong-armado ka, be. Ang dami mong bala. At mas marami kang maibibigay na love. At mas magandang quality ng love ang maibibigay mo kasi matalinong pag-ibig, hindi bulag na pag-ibig, ang ibibigay mo sa susunod mong mamahalin. Okay, so sana ay natuto kayo kahit paano dyan sa mga shinare ko na mga kuntilbutil na kaalaman kung paano tayo mag-move on. At dahil nga meron tayong kaalaman kung paano yan, lalo tayong hindi dapat matakot na magmahal muli. Kaya kung meron po kayong pinagdadaanan mga be, kung nasa moving on process kayo,
Go lang, we're cheering for you. Kaya mo yan, be. Dahil darating yung panahon na pagtatawanan mo na lang lahat ng mga pinagdaanan mong kalokalokahan nung nag-move on ka. 'Di ba? Pero yung mga kalokalokahan na 'yon ang nagturo sa iyo, 'di ba? Sa tamang landas, nagturo sa iyo ng mga dapat mong gawin sa susunod na magmamahal ka. Kaya ngayong quarantine period lalo na, 'yan ang isang perfect time. Gamitin mo to, take the opportunity to love yourself more, to improve yourself, to be a better person, be a better version of yourself. Para pagkatapos ng quarantine na ito, ready ka na ulit harapin ang mundo. Ready ka na ulit sabihin sa universe na, andito po ako, kamahal-mahal po ako, kaya bigyan niyo na po ako ng somebody to love. At sigurado, darating yan in God's time. Ipag-pray din syempre natin na ibigay sa atin ni Lord yung taong para sa atin. At ngayong panahon ng Koresma, ngayong Holy Week, huwag din po natin kalimutan na i-focus ng attention natin kay Lord, 'di ba? Sa ating buhay, mag-reflect tayo para habang tayo rin ay nasa quarantine, mabago natin yung mga gusto nating baguhin. Baka meron pang kailangan nating improve or i-change in our life. Nako, napaka-perfect po ng time na to with the guidance of Papa God, syempre, sa panahon ng Kwaresma. At ipag-pray po natin ang ating mundo, ang ating bayan, na sana po ay matapos na itong COVID-19 na ito. Dahil pagkatapos nito, siguradong-sigurado din ako na we are not going back to our old life. Hindi tayo babalik sa dati nating buhay kasi ito ay isang bagong fresh na buhay na binigay sa atin ni Lord. This is a new chance, a new opportunity, a new morning, a new day for us to live a new life. Diba? Siguradong-sigurado ko dyan. Sabi ko, hindi talaga tayo babalik sa dating buhay. Bagong buhay itong hinahanda ni Lord para sa atin. Okay? So, mga be, maraming salamat. Magkita-kita tayo ulit sa susunod chikahan. Please, don't forget to subscribe, like, and share, Mama Loy, sa inyo pa mga friends and relatives. At sana po kung meron kayong mga tips din kung paano mag-move on, baka may nakalimutan ako o baka meron din kayong suggestion, i-comment nyo lang po below para naman po malaman namin. At kung meron din kayo iba pang mga topics about life, love, career, na gusto nyong i-tackle ni Mama Loy at pag-usapan na pag-shikahan natin sa susunod nating episodes, i-comment nyo lang din po dyan sa baba para po mabasa ko. Okay, God bless everyone. Stay healthy, safe, and happy. Maraming salamat. I love you all.